Nanindigan naman ang pag-asa na walang kinalaman ang tubig na pinakawalan ng mga dam sa pagbaha sa Metro Manila. Bukod po sa ulan, galing daw sa bundok ang tubig na rumagasa sa mga lugar na binaha sa Kamaynilaan. At yan po ang tinutukan ni Oscar Oida. 5 sa 9 na pinakamalaking dam sa Luzon ang nagpakawala ng tubig dahil sa ulang binuhos ng bagyong Ulysses. Ayon sa pag-asa, ang inilalabas ng Ambuklaw at Binga Dam diretso sa San Roque Dam na malayo pang mapuno kaya hindi nagdudulot ng baha. Ang tubig naman sa Ipo Dam diretso ang Angat Dam na nagpapakawala naman ng 404 cubic meters o mahigit 80,000 drum ng tubig kada segundo. Dumadalo ito sa Angat River at nagpapalala ng baha sa ilang bahagi ng Bulacan at Pampanga. Mas malakas ang pagpapakawala ng tubig sa Magat Dam na nasa 3,491 cubic meters per second o halos isa't kalahating Olympic-sized swimming pool kada segundo. Kailangan po natin buksan nang sa gayon ay hindi po masira yung dam na yon. Dahil hindi po natin nahayaan na mas lumala pa yung sitwasyon na magkaroon po tayo ng dam break. Ang tubig mula Magat Dam at ulang dala ng bagyong Ulysses nagpalubog sa malaking bahagi ng Tuguegarao City na catch basin ng Cagayan. Dahil din sa Magat Dam, kaya binaha ang Ilagan City sa Isabela. Pinag-aaralan na ngang isailalim sa state of calamity ang lalawigan. Pero giit ng pag-asa, walang kinalaman ang mga dam sa pagbaha sa Metro Manila. Ang baha daw sa Marikina at Pasig galing sa upstream nito sa Mount Oro. Umabot kasi sa 374 millimeters of rainfall ang naitala dito sa loob lamang ng 11 oras. Ang ganyang karaming ulan katumbas raw ng mahigit isang buwan na karaniwang pag-ulan sa lugar. Wala pong dam dito po sa watershed ng Pasig Marikina River Basin. Yung mga pag-ulan doon po sa upstream, malalakas na pag-ulan sa upstream, yun po yung nagpabaha dito po sa Marikina. Paano nga ba masusolusyonan ang pagbaha o paglalapa ng pagbaha sa tuwing nagpapakawala ng tubig ang mga dam? Ang naiisip na solusyon ng pag-asa, artificial embankment, kung saan iipunin ang tubig ulan. Mag-sacrifice tayo ng isang land na doon lang muna natin ilagay. And then pagkatapos ng tag-ulan, tagbaha, i-release ulit natin sa ilog yung inipo natin doon sa ibang embankment. Para in the future, pag may mga pag-ulan na naman or bagyong darating, meron na naman tayong pag-iimbakan. Oscar Oida, Nakatutok, 24 Oras.